Ang panahon ng kagipitan at matinding pangangailangan sa buhay ay maituturing na paghamon sa pagkatao. Dahil maaari itong magtulak sa tao para manghina ang kalooban o pagibayuhin ang lakas at tapang. Matutunghayan natin ang kwento ng pagbangon sa buhay ni Ruby Rose Villanueva na nakilala bilang si Mystica. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tutulba ako kung kagustuhan mo. Sapat na mintay, minahal mo na ako. Thank you, pa. Hindi yung boses mo. Yung palda mo kasi balikad eh. Tulba ako kung kagustuhan mo. Sapat na ang minsay. Andito ka lang pala. Oras ng trabaho naglalakwatsa ka. Lika na dito. Kanina ka pa hinahanap ng tiya mo. Dali na. Sa karinderiya, dali. Ako hindi ka na nahiya. Pinagtatawanan ka ng mga tao. Tignan mo nga yung mukha mo. Puro kolorete. Burahin mo yan, ha? Burahin mo yan mamaya! Ko! Kakahiya kang bata ka! Pinagtatawanan ka ng mga tao, hindi ka na nahiya! Ay, labas mo na ito! Ay, naku, salamat naman at dumating na kayo! Saan ba galing yung batang yan? Naku, edi sa plaza, nagngangangawa na naman. Ay, naku, pa hinihintay eh. Sige, kuha na. Magpapatino ka nga, ha? Oo, naku, Rosie. Sige, mauna na ako. Oh, sige, salamat. Ito ba? Ruby, ang tagal mo dyan! Puno mo ng bahala dyan, ilalabas ko lang ito. Nahiya na ako sa Auntie Rosita mo! Ikaw na nga itong pigil ng trabaho. Ikaw pa itong nagkakalat dyan sa plaza. Hindi ka na nahiya dyan sa mukha mo. Alejandra! Alejandra! Alejandra, tama na! Tama na! Tama na, Alejandra! Ano ka? At nung pinapalo yung punso ko? Ay, naku, Ruby. Ruby! Ruby, bakit ka naman kasi nag... Bakit ka naman kasi nagme-makeup ng ganyan eh? Eh, talong pang itsura ng mga belle sa kabaret. Ha? Eh, bakit po yung teacher ko? Sister? Eh, teacher nga yun eh. Teacher ka ba? Eh, bakit po yung mga waitress? Eh, wait! May mga dalaga na yun! Eh, bakit po? Pareho lang naman po kami ang trabaho. Waitress din naman po ako, ha? Ang mabuti pa. Eh, patigilin mo na siya sa pagtatrabaho doon. Dito na lang siya sa bahay. Ayoko nga po. Paglilinin lang ako ni nanay mag-aapon eh. Amo? Amo, nangangatwiran pa? Eh, sabi niyo naman po kami, katwiran eh, paglaban eh. Wala ka ng katwiran eh! Ako, Sir Bando, ha? Mauubusan ako ng dugo dito sa anak mo! Hindi, anak. Makinig ka. Alam mo ba kung saan unang hinuhusgahan ng tao, ha? Sa itsura. Diyan nila una nakikita kung ang tao ay may dignidad at prinsipyo. Tayo na naman kayo, puro kayo prinsipyo. Kulang naman po kayo sa diskarte. Tingnan niyo po yung bahay natin, barong-barong. At po hindi niyo po kami mabili ng mga bagong damit o kaya magagandang damit. Tapos po kulang natin kung hindi dinding-ding sa luyot. Ang ulo mo kasi. Dali! Dali! Baka maliit na po ako sa school.
school. Ako pa naman pumida sa play namin. Ako, Ruby, pasensya na. Marami kaming tahiin eh. Ang Kuya Frank mo lang iyain mo. Ano pa hinihintay mo, sister? Go! Sister! Ang mga magulang ko, nakita ko talaga na galing din sila sa hirap. Hanggang sa naitaguyod naman nila sa pamamagitan lang ng ano ng pagiging sastre nila. So, tailoring at saka dressmaking, silang pareho. Yun nga yung tinatawag naman na Universal School of Technology and Fashion. So, pinautangan siya ng bangko. Papre, si anak, ayusin mo na yung mga tela sa loob, ha? Frank, Roger, ipasok mo na ito. Mag-iingat kayo. Frank, huwag na maarte, anak. Dahan-dahan. Tay? Mm. Laki ng bahay natin. Dito na tayo titira, Tay. Aba, oo naman, Ruby. At ngayon, oy, ngayon maayos na buhay natin, ha? Pakabait ka na. Ha, huwag matigas ang ulo mo. Sumunod ka sa amin ng nanay mo. Ayaw na ayaw kung nagme-makeup ka sa mukha mo at nagsosot ka na maikling damit. Ikaw, Ruby, magpakatino ka na, ha? Huwag mo nang uulitin yung kamalitahan mo. Kamis. Promise. Tay, tingnan mo, prinsesa na ako! Tay, prinsesa na ako! Mamaya naman ako sinasabi niyo, humble ako, humble. Inom. Tatay. Tay? Hindi, may kausap ako. Ha, umalis ka muna dyan. Mamaya ka na. Ano habing sinasabi? Sinasabi mo, pinag-usapan natin. Ano ka ba naman? Ang sinasabi ko, kung tatakbo ka ba sa susunod na eleksyon? Sigurado kami, mananalo ka. Mabuhay, ikaw si Lord Villanueva. Mabuhay! Ako, lasing lang kayo. Uminom kayo, magpapabili pa ako ng marami. Roger! Roger, anak! Meron akong nakuhang kontrata para sa'yo. Talaga? Ang galing! I'm so proud of you! Kaya na, kailangan mo pumili. Ano? Yung isa sa Japan. Ay, Yakuza. Pero yung isa sa Palau. US Territory! Gusto ko yan! Ayoko, ayoko mag-abroad ka! Tayo naman eh! Ano tayo naman eh? 16 anyos ka, menor de edad. No problem, Tay, kasi alam mo, gagawin naman 18 yung edad ko. Ano? Pepekein mo yung edad mo, Ruby. Tay, matagal ko ng pangarap to. Hayaan mo ba makaalpas to, Tay? Ruby, anak. Baka kung anong mangyari sa'yo doon. Kaya ko't sarili ko, Tay! Ako pa! Oo nga ho, Tay. Pag ito sumikat, pwede pa kayong kumandidato bilang senador. Hindi, Ruby. Ayoko sanang malayo ka eh. Eh, Tay, kahit naman nandito ako, bihira tayong makita. Kasi, busy ka. Busy ka sa politika, sa iba. Pero naiintindihan ko yun, Tay. Okay lang yun. Kaya sana, Tay, maintindihan mo rin ako. Ang tagal ko nang gusto maging international singer, Tay. Pagkakaiba ba yun sa akin? Tay! Bukas nga pala, pupunta ako ng Palawan kasi doon ako magte-train.
Tapos, pagbalik ko, pupunta ako ng Palaw. At wala nang man. Wala nang man, Tay. Sandali lang, Ruby. Tigilan mo na nga yung pakanta-kanta mo ng Imelda Papin. Dapat magpaka-international singer ka na. Like Madonna. Like a virgin! Yes! Such for the very first time! Correct! Pwede! Ruby, may telegrama galing sa Kuya Frank mo. Ah, talaga? I mean, okay ka lang? Okay lang ako. Ano na yung telegrama? Ruby, patay na ang tatay mo. Kasalanan ko. Hindi kasalanan ng kapatid mo. Ako nag-utos sa kanya na telegramahan ka, sabihin patay na ako. Tay, kung magbibiro ka, paano kung ako'y namatay sa Palawan? Eh, nag-alala kasi ko eh. Baka pag sinabi kong umuwi ka, basta lang eh, baka hindi ka umuwi. Hindi pa nga tapos yung training ko eh. Nag-alala kasi kami sa iyo eh. Sinusulatan ka namin, hindi ka sumasagot. Busy po ako eh. Ano ba, anak? Nabis kita eh. Kaya ko din naman eh. Kaya lang... Naintindihan ko. May mga pangarap ka na gusto kong matupad. Pero ano ba, anak? Nakalimutan mo na yun. Kaya ko naman kayo suportahan eh. Tay, hindi yun eh. Alam mo, tayo, pag naging international singer ako, sasabihin sa lahat ng tao na, ayan, si Ruby, si Kat, anak ko yan. Tay, malapit nang matupad yun. Inaayos na yung papers ko, tay. Tapos, eto na, pupunta na ako ng Palaw. Finally, my dream will come true. Palaw, USA, here I come! Sa Palaw, I got disappointed dahil napakaliit lang pala na isla yun. Akala ko, wow, malaking, ano, syudad, para bang ibang bansa katuloy man nakikita ko sa movie, na ang daming tao, busy-busy sila, nagkakalakihang mga buildings, ang dami-daming mga, yung mga commercial areas, mga ganun. Pero nakita ko, sabi ko, ba't walang puti? Puro mga itim. Yung pala, U.S. Trust Territory lang pala yun na isang isla. Ruby, for a while, someone wants to meet and talk to you. I want you to meet my friend, Ruby. Nice to meet you, Greg. The pleasure's all mine. All right. Please have a seat. Very nice performance. I really enjoyed it. Hi there, sexy. Hi. Just wanted to make sure my baby gets home safely. Papa, you're so sweet! Ano ka ba? Oh, grandma. Mm. You make sure you take good care of yourself, all right? Okay. Bye, darling. You're so sweet, grandma. Sweet dreams. I'll see you tomorrow. All right. Bye. Tayo muna kayo sa Bando Villanueva seleksyon, ha? Huwag niyo kalilimutan. Ay, ako salamat, Mayor na. Huwag niyo kalilimutan seleksyon. Sir Bando Villanueva. Ay, sa Bando Villanueva po. Ako malang. Huwag niyo palilimutan pangalan ko sa Bando Villanueva for Mayor po. Tabio. Bando Villanueva po. Tay! Oh. Tay!
Tawag po ako dun sa dating tinitirahan ni Ruby. Oh. At ang sabi dun, hindi na daw siya nakatira dun. Found him very gentleman naman. Pagkatapos napakabait niya hanggang sa binigyan na ako ng sarili kong apartment. Pero eto ang pinakamasaklap dahil isang araw noong pagbaba ko ng kotse, I didn't realize na na andun pala yung asawa nag-aantay. Masarap yan! Papa, nasan yung regalo ko? Ano ito? Tatay sa aking pinakamamahal na tatay. Tignan mo, ang bango-bango nito, auntie. O, amay mo. Hindi na magagamit ng tatay mo yan. Uy, bakit naman? Ito yung tatay mo. Kinukontak ka sa Palaw, hindi ka naman makontak. Ako naman, auntie. Uuwi naman ako ng Cagayan. Ano ba naman? Tama na yung mga drama at gimmick na ganyan. Luma na yan. Wala bang bago? Hindi ako nagbibiro. Patay na ang tatay mo. Nako, auntie. Yang si Kuya Frank, ha? Nako, pag-uwi ko ng Cagayan, siya ang ibuburol ko. Yung outfit mo. Ano, nakapula ka pa? Baba naman, brother. Ito ang fashion ngayon, no? Diba? Ang saya-saya ng kulay. Say mo. Ganda-ganda, diba? Fabulous. Asa ng tatay? Kailangan makita niya ako ng ganito dahil maganda pa rin ang anak niya. Tsaka ikaw, ha? Ikaw, tigilan mo nga yung mga biro-biro mo sa akin kung ano nga anik-anik ang pinagsasasabi mo. So, ikaw ang ilibig ko ng buhay? Mo. Mother naman, ikaw naman, pati naman ikaw, nakikita.
i-join dito kay Frankie. Asan ba si tatay? Nanay naman, oh! Tay! Tay, I'm back! Tay, your beautiful daughter is back! Ate si tatay. Kuya! Of course, wala akong tirahan. So, wala akong choice kundi tumira doon sa bahay ng boyfriend ko at that time na. So, na-realize ko na lang bumalik na lang ulit sa Palau para ipagpatuloy yung 6 months contract ko nga doon. Tapos sabi nila lahat, na, lahat daw yung mga entertainers, they already sent back to the Philippines. So, nagulat ako. So, of course, wala akong choice kundi balikan si Greg at that time, di ba? Hanggang sa bigla ko na lang nalaman na naglilihim na pala ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya o hindi. Dahil, of course, alam ng Diyos na hindi sa kanya yung bata. Greg! May surprise ako sa'yo. Well, what is it? Diba gusto mo nang magka-baby tayo? You mean... Buntis ako. You're pregnant! Daddy ka na! Oh my God, I'm so happy! You're so happy, baby. That's why I'm leaving. Because if your wife finds out, then she'll get mad at me. Greg, ayoko na ng ulo. Okay, I understand. But as a father, I will make sure to support you and support our baby. Every month, I'll make sure that I'll give you a monthly allowance. Okay? Just promise me something. Make sure to take good care of my baby. Okay? Oh, Greg, you're so sweet. You're so good to me. I don't deserve you. Romy, para sa'yo yan. Salamat. Tsaka meron pa ako sorpresa sa'yo. Ano yun? Diba gusto mo nang magka-baby tayo? Anong ibig mo sabihin? Buntis ako! Buntis ka? Magiging daddy ka na! Magiging daddy ko na. Magkaka-baby na tayo. Makakabuo na tayo ng pamilya natin. Kaya nga nagdesisyon na akong umuwi ka agad dito. Para magkasama na tayo. Diba, that's great! Romy, ano ka ba naman? Hindi mo man lang sabihin na I love you? Ano ba? Hindi ka ba proud? Sa Palau kasi akala ko naman matutuwa ka. Pero mahanda ko ng talikuran yung karir ko. Kalimutan yung mga pangarap ko alang-alang sa'yo. Kasi akala ko matutuwa ka, magiging masaya ka. Ruby. Anong tayo yun eh? Si Daddy na stroke.
sa hindi pagkakaunawaan at mga problema sa pagsasama, nagkahiwalay si Mystica at Ronnie. I know everything about your son. Greg, wait, let me explain. Greg! Papa, wait! Greg, honey! Papa! Papa, wait! Wait, wait, Papa, honey! Honey, Papa, wait, let me explain. I'm sorry, I'm wrong. You know what, Greg? My son will have no future without you. Please, please don't leave me. Di ba sabi mo, mahal mo ako? Di ba yun lang naman ang importante? Nagmamahalan tayo. Di ba tatanggapin mo naman ako kahit na meron ako ibang anak? Kasi tinanggap naman kita kahit meron kang asawa, di ba? My son needs you now, Greg. Please, and I need you now. Please. Salita kayo, alam niyo ko ng mga pinagdaanan kong hirap sa buhay. Kung magsalita kayo, parang alam niyo kung gaano kasakit sa isang ina na araw-araw iniisip ko anong kakainin ng anak niya. Oo, nagsinungaling ako kay Greg. Pero auntie, para saan ako lahat dyan? Kasi gusto ko mabuhay ng maayos ang anak ko. Bakit na? Sabi ka dalawang bata! Ruby! Magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kahit na tumbling ako, sumirko ako ng patiwarik, kumain ng apoy, tumawid na ka ng tren. Kahit magpakain ako sa buhaya, gagawin ko, anak. Alang-alang sa'yo. Promise, tamaan man ako ng kita.
Maynila. Ba't ngayon mo lang dinala tong anak mo? Eh, Nay, kayo na muna po ang bahala sa anak ko. Eh, kailangan kong makahanap kaagad ng trabaho sa Maynila. Paano to? Ano to anak mo? No, naiimbiyar na ako palagi pag puro kayo trabaho ni Itay. Pag wala kayong panahon sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Alam ko na kung bakit. Sana lang magmana sa akin yung anak ko. Kulang sa pansin. Nak, nakatanggap na ako ng notice galing sa bangko. Eh, malapit nang mailit itong bahay. Kung sakali, papaalam ko na lang sa'yo kung saan kami lumipat, ha? Anak, iwan ka muna ni Mami, ha? Ha? Huwag mong pahihirapan si Lola, ha? Huwag matigas ang ulo, huwag kang gagaya sa akin. Matigas ang ulo palagi, ha? Maldita, huwag kang gagaya kay Mami, ha? Matigas ang ulo, ha? Huwag pahihirapan si Lola. Naya, kayo ng para sa anak ko. Mrs. Nakabula, tumutuloy yata yung gatas nyo. Ay, excuse me, no? Hindi galing sa akin to, no? Uminom lang ako ng fresh milk kanina for my bones! Natuluan lang ang dibdib ko. Tsaka excuse me, I'm not a missus. Dalaga pa ako. I'm still a virgin. Urubi, galingan mo yan, ha? Ay, naku, pag nabusong ka naman, customers, panggap ka na, okay? Galingan mo yan. Oo, boss, sigurado ka. Nakagalingan mo yan, ha? I don't want praise, I don't want beating. I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. And so what if our love is sparkles and it spangles? Why not try to see these things from a different angle? Your life is no shame till you can shout out, I am what I am. Tapos na akong mag-perform, bigla akong nilapitan itong Canadian na to. So, hulog ng langit. After ng New Year, mga January 9, bumalik siya ng Pilipinas. Nag-propose agad siya. Noong na-realize ko na itong si Derek, eh, alcoholic pala. So, of course, I felt very disappointed.
didn't mean to hurt you. I was drunk last night. Please, please forgive me. Leave me alone. Leave me alone. Honey, please believe me. It won't happen again. You know what? I don't think I can live without you. Kakanta ko sa mga iba't ibang mga clubs kanoon. I decided to go to Los Angeles. I had to go and find a job. Pero hindi naman pala mga banda o nandun kundi exotic dancers. Ladies and gentlemen, our mystic dancer for the night, Miss Ruby Villanueva! Sa palaran sa ibang bansa, nagdesisyon si Mystica na bumalik ng Pilipinas. Sabik na sabik siyang makasama ang kanyang anak na hindi niya nasubaybayan ang paglaki. Lupin!
Pwede ko na, baby. Binata ka na. Halik ka! Tara na. Dito na ang mami. Tsaka hindi na ako babalik ng ano, ng ibang bansa. Dito na ako sa Pilipinas. Di na kita iiwan. Naalagaan na kita na. Ha? Hindi na ako bata. Hindi ko na rin kailangan alagaan. Dapat hindi ka lang bumalik. Stanley, sandali. Stanley, hindi ba naman pinaliwanag sa'yo ng lola mo no, kung bakit ako nagtatrabaho sa ibang bansa? Para makapagpadala ako ng pera sa inyo at saka makapag-aral ka. Ayoko mag-aral. Ha? Anak, bakit naman? Alam mo, sabihin mo sa akin kung may problema. Ano bang problema mo? Andito na ako. Oo, noon, isang beses sa dalawang taon kung makauwi ang mami. Pero ngayon, hindi na ako aalis. I will stay forever, anak, ha? Hindi ko na kailangan. Kaya ko naman mabuhay, kahit wala ka eh. Aba, bakit, Stanley? Ha? Sabihin mo nga sa akin. Kung hindi dahil sa mga perang pinadadala ko sa inyong dalawa ng lola mo, ha? Hindi kayo mabubuhay na dalawa! Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, kayo mabubuhay na mag-isa na wala ako? Aba, hindi mo alam kung ano mga palalait ang tinitiis ko sa ibang bansa. Eh, hindi lang naman pera yun eh. Hindi mo rin alam kung ano nangyayari sa akin dito. At hindi mo alam kung ano mga ginagawang panginsunod sa akin ng mga klase ko. Wala akong ginagawang masama para ikahiya mo ako, Stanley. At hindi ako nagpapakahirap sa ibang bansa. Hala, nagtatrabaho para lang itakwil mo. Aba, dapat... You should be proud of me! Alam ba tawag sa'yo dito? Japayuki ka! Hindi ako Japayuki, ha? Iharap mo sa akin kung sino nagsasabing Japay ako! Ingungudgud ko sa bangketa ang pagbubuka! Kung hindi ka Japayuki, ano ka? Anak, singer ako! I'm a singer! Anong klaseng singer? Singer na nakikipagrelasyon sa kung sino-sino lalaki? Wala akong lalaki, Stanley! Tsaka hindi ako nagpapalit-palit ng lalaki! Yun ang tingin sa'yo ng ibang tao. Kaya pati ako nadadami sa'yo. Alam mo ba ang mga sinasabi nila? Kaya hindi mo ba pakilala sa akin ng tatay ko? Kasi hindi mo rin kilala ko sa mga lalaki mo kung sinong totoong tatay. Sali! Sinisikap ko talaga maging close sa anak ko, kaya lang. Of course, andun yung strange feeling niya, diba? Dahil hindi nga siya lumaki sa akin. Bago ako nakilala si Nonoy Tan, kinakailangan talaga na meron akong pwesto. Para kung sakaling meron akong ma-approach ng producer o kaya'y taga-showbiz, at least alam nila, makita nila kung paano yung style ko, kung paano yung, ano, yung boses ko, ganon. Kaya nagtrabaho ako sa, ano, sa Ross Boulevard, sa Grand Boulevard Hotel. Yun ang pinaka-first na, ano, na pinasukan ko. Hanggang sa dumating yung mga intriga na, ay, naku, yung babaeng yan, kaya ganyan yan, magsalita o kaya ganyan ang ano, image niya, dahil dating lalaki yan, transsexual. Ay, hinaamon ko sila. Sabi ko, kung dati akong lalaki, hindi ako magkakaroon ng anak. So it's about time na talagang i-reveal ko na meron, may anak na ako. So here's my son, Stanley. Oh, wala na nga lang. Oh, siya may lumalas ako. Pero 14 years old ang anak mo. Oh. 23 ka. Ibig sabihin ang anak ka ng 9 years old? Oh, ano? Ito naman pala, biro. 19. Naintindihan nyo na yun. Sa importante ba yun? Mistika na ako, no? Okay. Ay, nako, Stanley, meron pa akong sorpresa sa'yo. Stanley, ang tatay mo. Oh, siya ba? Paano mo naman ang ginigil yan? Ang gwapo niya. 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 Ang gwapo niya.
Sabi ng lola, tagapalaw daw tatay ko. Hirap na kasi ako eh. Ayaw sa akin ng lola mo. Ba't hindi mo ako inanap? Di kita kayang suportahan. At ayoko makasagabal sa ambisyon ng mami mo. Natuwag ako na naharapin ang responsibilidad ko sa'yo. Pero ngayon nakita na kita. Tama nga lang desisyon ko na hindi kita hinanap. Kala mo lang yun. Swerte ka pa rin sa mga naging anak ko. Pero ang mami mo, ginawa niyang lahat para maging maganda ang buhay mo. Nagkulang ako bilang ano mo. Maski na, tatay pa rin kita. Anak. Tay. Dapat ginulupa ang utak ng anak mo. Nay, karapatan ni Stanley na makilala ang sarili niyang ama. Para ano? Bakit? May magagawa bang mabuti sa bata ang walang kwenta niyang ama? Di naman yun yung habol ko, Nay. Gusto ko lang magkabati yung mag-ama. Magkabati sila o kayo? Inay. Ibinili mo siya ng taxi, alam ko. Kaya siya lumitaw dahil gusto kanyang gamitin at nagpagamit ka naman. Hindi ko siya ibinili ng taxi. Okay? Hindi na nga natuloy yun eh. Dahil sa satsat ng mga taong makikitid ang utak. Ruby, yung dati mong kalaguyo, may sarili ng pamilya. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na siya. Inay, mali ba ang ginagawa ko? Masama ba ang tumulong sa tatay ng anak ko? Nasaan na ba ang dignidad mo, Ruby? Nasaan na prinsipyo mo, ha? Bakit mo ba hinahabol ang isang taong wala na masilbi sa'yo? Hindi ko siya hinahabol, Inay. At ginagawa ko to hindi para sa akin, kundi para sa anak ko, para kay Stanley. At huwag niyo nga kini-question ang prinsipyo ko. Sino ba bumubuhay sa inyo, Inay? Hindi ba ako? Ako na sinasabi ninyong walang prinsipyo! Ano ka ba? Ako, laseng. Hindi ako laseng na nagpapakasaya naman ako. So, syempre, di ba, may karapatan din naman akong maging masaya. Di ba? Yeah. Siguro may problema ka, no? Sabi nga ng nanay ko, hindi ba, wala nga daw akong prinsipyo. Siguro nga wala, pero nung gagawin ko, wala akong pakialam, bakit ba? Basta ako, ang importante para sa akin, buhay ako, nakakaraos ako. Diba, nabibigyan ko ng kinabukasan yung anak ko. Yun naman ang importante, diba? Wala akong pakialam kahit anong sabihin ng ibang tao. Basta ako, nabubuhay ko ang anak ko at buhay ako. Yun ang importante. Ako ba? Bakit kailangan ko bang... Diba? Kailangan ko bang ikahiya yung pagsasayaw ko? Yun ang bumubuhay sa akin. Anong gagawin ko? Bakit ba? Yun talaga yun, di ba? Ay, kapag... Papa, sasayaw ako. Sasayaw ako, Mare, ha? Sasayaw ako? Bakit ba? Anong ba ikahiya? Sasayaw ako. Sandali.
Paano? Music naman, please. Music! Music! Isso é o samba com o rap do Brasil. Esse é um passo novo que você vai aprender. Em cima, embaixo, cê é dois. Oi, você também vai ter que aprender. Pro lado, direito, esquerdo. Mo sa Amerika? Bakit? Stanley, yun lang ang paraan. Yun lang ang paraan para... Para mabuhay ako? Sinira mo buhay mo para mabuhay lang ako? Ganun ba? Oo. Oo. Pero hindi ako nahihiya. Alam mo kung bakit, Stanley? Dahil kahit na ginagawa ko yon, alam ko na marami akong taong pinapasaya. At meron ako nabibigyan ng isang magandang kinabukasan at ikaw yon. Stanley, sana kahit na ganito ako, kahit na ang tingin ng ibang tao masama akong babae, sana matanggap mo ko dahil nanay mo ko. Pagbalibalik na rin mo man ang mundo, nanay mo ko! Pagdating sa pamilya, lalong-lalo na sa anak, makakalimutan mo lahat ang prinsipyo mo sa buhay. Mawawala lahat ang hiya mo. Lahat gagawin mo, alang-alang sa kanya. At kailan may hindi ka susuko, marami kang pagdadaanan na ilang beses pa ulit-ulit kang madapa, pero hanggat kaya mo pang bumangon, bumangon ka. Ladies and gentlemen, the one and only Split Queen, Mystica! Sinabi, nadarating ka, di sana iniba ko yung choreography ko. Di kaya sana, alam ko naman anak na hindi mo gusto yung ginagawa ko, pero sana maintindihan mo. Ma, hindi ka
Kaya na kailangan mag-apologize sa mga ginagawa mo. Alam mo, anak. Anak, hindi lahat ng ginagawa ko gusto ko. Hindi rin lahat ng ginagawa ko tama. Hindi lahat ng ginagawa ko may pagmamalaki ko mismo. Pero anak, lahat ito ginagawa ko para mabigyan ka ng magandang pinabukasan. Kung binibigyan man kita ng kahihiyan, lahat na yata ng kahihiyan, inaabot mo na dahil sa akin. Sorry talaga, anak, ha? Ma, sa lahat ng mga sama ng loob, sa lahat ng sama ng loob mo dahil sa akin, sorry, ah. Tama si Daddy. Ikaw ang umakot, bumuhay sa akin. Alam mo, anak, hindi ko hinangad na maipagmalaki mo ako. Ang gusto ko lang, matanggap mo ako bilang ina. Tama na sa akin yun. Emma, kahit na mga kaiba ang mga ginagawa mo, kahit na hindi katulad ng mga ordinaryo at normal na nanay, mahal na mahal pa rin kita. Siyempre, nanay kita eh. Ikaw naman! Salamat, anak. I love you. Mahal kita. Patuloy pa rin ang pagsusumikap ni Mystica sa kanyang career. Umaasang mapagbubuti ang trabaho, pagiging anak, kapatid, at higit sa lahat, pagiging ina kay Stanley. Hindi man maitatama ang mga pagkakamali sa nakaraan, hindi man maibabalik ang panahong nawala, ay mayroon pang kasalukuyan at hinaharap para gamitin ang mga natutunang aral sa buhay. Ito po si Chara Santos. Magandang gabi po, kapamilya.